Magandang araw sa ating lahat, lalo na sa ating guro na si Ma'am Sophia G. Ferret. Ang aking ibabahagi ay ang mga buhay pag-ibig ni Dr. Jose Rizal. Si Rizal ay tinatalakay bilang isang lalaking may malalim na pag-ibig sa bayan. Subalit tulad din naman ng isang pangkaraniwang nilalang, siya rin naman ay marunong humanga at magmahal sa mga anak ni Eva. Mga babaeng nagkaroon ng kaugnayan kay Rizal. Hulya, Abril 1877, Los Baños, Laguna. Dalagitang taga Los Baños, Laguna na nakilala ni Rizal sa dalampasigan ng Ilog Dampalit noong siya ay 16 na taong gulang pa lamang. At ito ang babae na una niyang napagtuunan ng paghanga. Segunda Katigbak, Disyembre 1877, Troso, Maynila. Dalagitang tagalipa, Batangas, na nakilala ni Rizal sa Troso, Maynila, na sinasabing una niyang pag-ibig. Binibining L, Pakil, Laguna. Dalagang naninirahan sa Pakil, Laguna, na pinaniniwalaang ang gurong si Jacinta Ibardo Laza, na nakatira sa bahay ni Nicolas Regalado na kaibigan ni Rizal. Sa dalagang ito, pilit ibinabaling ni Rizal ang kanyang atensyon para pawiin ang pangungulila kay Segunda, Leonor Rivera. Pansin ni Rizal na binansagang La Cuestión del Oriente ng matalik na kaibigan ni Rizal na si Jose Masicilio. Ito ang pangalawang Leonor sa buhay ni Rizal at ang dalagang sinasabing nais pakasalan ni Rizal at tanging babae sa kanyang buhay na tunay niyang minamahal ng kakaiba. Sa iba pang babaeng kanyang iniibig, Consuelo Ortega Y. Perez, Madrid. Isang babaeng Kastila na taga Madrid na nakatagpo ni Rizal at pinaghandugan nito ng tula. Oseisan Yuso Seiko, Hapon. Isang Haponesa na nakatagpo ni Rizal sa bansang Hapon. Nang siya ay maanyayahan na maging kasapi ng pasuguan ng Kastila sa bansang iyon, siya ay pinaniniwala ang isa sa tatlong babaeng labis na minamahal ni Rizal na nagparanas sa kanya ng pinaka-romantikong bahagi ng kanyang buhay. Gertrude Beckett, Disyembre 1888, Charlecote Crescent, London. Dalagita, taga London na nagkaroon ng lihim na kaugnayan kay Rizal. Nelly Boston, Hulyo 1889, Paris. Sinasabing ang babaeng may karakter na pinakamalapit sa karakter ni Rizal. Sa lahat ng babaeng nagkaroon ng kaugnayan sa kanya, ito ang babaeng may lahing Anglo-Pilipino na minamahal din ni Antonio Luna. Josephine Bracken, Dapitan. Makikita ang malaking bahagi ni Leonor Rivera sa buhay ni Rizal sa mga sulating kagaya ng If Dreams Must Die at The Love of Leonor Rivera ni Severino Montana, kung saan kapwa nagpapakita ng imahes ng isang dalagitang umiibig sa bata nitong puso, isang kolehiyala na ihahalin tulad kay Maria Clara at isang walang hanggang pag-ibig ni Rizal. Sa buhay ng pagkabayani ni Rizal ay may dalawang babae na kapwa nagkaroon ng mahalagang bahagi. Ito ay ang kanyang ina at si Josephine Bracken. Si Doña Teodora Alonzo ay isang mapagmahal at mapagkalingang ina na nagpakita ng mga katangian ng isang huwarang inang Pilipino. Isang parokyano ng Kristiyanismo para sa kanya ay isang pagtalikod o kasalanan sa paniniwala ang pag-aaral ng siyensya at pag-ibig kay Josephine Bracken. Samantalang makikita si Leonor Rivera kay Maria Clara, si Josephine Bracken naman ay kay Salome. Si Salome ang karakter ni Rizal sa Noli Me Tangere na hindi isinama sa publikasyon, kaya iilan lamang ang nakakakilala. Si Salome ay ang iniibig ni Elias, isang babaeng kakikitaan ng liberal na pag-uugali sa pagsasalita, pagkilos, sa pananaw, sa sex. Ang usapan ni Elias at Salome ay isang senaryong kakikitaan ng lubusang pagtukoy sa pagnanasa bago pa ang mga sulatin ni Jose Garcia Villa
Maihahalin tulad din si Josephine Bracken kina Magdalene, Matt Harry, Kitty Ocean, Sadie Thompson at Joan of Arc. Si Josephine Bracken ang naging daan upang makita ang liberalismo ni Rizal ng ina nito at ang mga kapatid. Isa na rito ang naging pagtatalo ni Rizal at ng kanyang ina tungkol sa pagsasama nila ni Josephine Bracken kahit na walang basbas ng simbahan. Bukod sa pagiging liberal, taglay din ni Josephine Bracken ang mga kaugalian gaya ng pagiging matatag at may buong loob sa pakikipaglaban ng kanyang mga paniniwalaan. Ayon kay John Foreman, si Josephine Bracken ay maihalin tulad kina Gabriela Silang at Joan of Arc sa kanyang walang hanggang pakikibaka sa laban ng mga katipuneros kahit sa pagkamatay ni Rizal. Unang nakita si Josephine sa assembly sa Imus, Cavite, noong ika-29 ng Disyembre. Kasama niyang dumating sa pagtitipon si Pasiano Rizal at iba pang kabilang sa pamilya ni Rizal. Ayon pa kay General Recarte, hindi rin matatawaran ang partisipasyon ni Josephine sa paggagamot sa bahay sa Tejeros kung saan naging nurse at inspirasyon siya sa mga may sugat at iba pang nagpupunta dito. Gayun din ay makikita ang partisipasyon ni Josephine sa Battles of Silang, St. Battles of Das Marinas noong ika-27 ng Pebrero. Makikita ang lubhang katatagan ni Josephine Bracken sa Revolusyon ng panahon kung kailan dadakipin na siya ng mga Espanyol, kung saan naglakad siyang dumudugo ang mga paa mula sa Maragondon hanggang Laguna hanggang makarating siya sa daungan papuntang Maynila. Si Josephine Bracken ay isang malaking bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas hanggang sa kanyang kamatayan noong taong 1902 sa sakit na tuberculosis. Ang kanyang husang loob na pakikibahagi sa revolusyon at patuloy na pagtulong sa mga Pilipino sa kabila ng hindi pagkilala ng mga ito sa kanya noong una ay sadyang kahanga-hangang kaugaliang napatunayan ni Josephine.